What's up guys, this is Eric TV, and for today's video we are going to talk about my tanuki bonsai. Ito yung aking tanuki bonsai na isang fused red baliti at saka ang kanyang katawan ng is a dead material. Ito yung local argaw na hinant namin ni Bonsai Master Ubong. So tanuki guys is a bonsai na gumagamit ng dalawang klaseng different materials. Yung isa ay patay, gaya nito, isa siyang patay. Hindi na siya nabuhay nung akin siyang tinanim. So ang ginawa ko is ginawa ko siyang tanuki. Ito ay 3 months old na material. At pinapabayaan ko lang siya lumaki ng lumaki. So makikita nyo dito yung maliit pa na niya na style dati nung pagtanim ko. Ngayon ganyan na siya. 3 months. So ito na siya, tanuki. Ayan. Tanuki bonsai. So wala akong ginagawang pag-wire nito guys. Yung ginagawa ko lang is pinapatubo ko lang siya. Tapos an old man's technique. Walang wire-wire. Clip and grow. Tapos hinihilot-hilot ko lang ganyan. Yung kanyang sanga. Ganyan ko lang. Tapos pag naka-bend na yan, yan, naka-bend na siya. Ganyan ko lang siya. Yan. So ganyan ko lang siya guys. Wala akong ginagamit na wire. More on hilot-hilot. Natural lang, natural na pamamaraan. Sinusunod ko lang yung galaw ng kanyang katawan. Ganyan lang. Walang special formula. So nakaganyan siya. Pagdating naman ng panahon, i-clip na naman ko naman to para yung sanga niya dito papunta naman dyan. Magiging ganyan siya. So ganyan lang ang style ko guys. Wala akong ginagamit na wire dito. Ito naman, hinihilot-hilot ko din. Ganyan ko lang siya. Hilot-hilot lang. So binibigyan natin siya ng sayaw na walang gamit ang wire. Hilot-hilot lang. Ayan. Hilot. So, hilot-hilot. And then, pinaganyan-ganyan ko lang siya guys. Ayan, mga kasay. Maliit pa to dati. Dito pa to. So, ito ay fused baliti. Red baliti. Tatlo siya. Saka ito yung pang second branch. Medyo maliit pa siya. Naunang tumubo yung main. Ito. Naunang itong tumubo. I mean, mas mabilis lumaki ito at saka ito. At ito naman, nahuli. Kasi hindi pa sila masyadong nag-fuse. Pag-fuse niyan, magtutulungan na yan. Ayan ang ating tanuki. So ang tanuki is bonsai style na gumagamit ng dalawang materials, ang patay at buhay. So kung meron kayong mga patay na bonsai materials na hindi na ninyo magamit, ang pinakamandang gawin dyan is gawin yung tanuki. O sa Tagalog is pakapitin mo sa kahoy yung inyong halaman.
na buhay. So ayan yung ugat niya. Malabas na. So babalutin niya. So may biglang malaking trunk na agad tayo. Tingnan. Pero isa siyang patay. So magiging isa na to. Pagdating ng panahon, magiging isa na silang dalawa. Kasi nga, babalutin to ng ugat ng ating baliti. So ayan yung mga ugat ni Red. Ayan. Ito naman. Ugat ni Red. Malabas na siya. Binabalot na niya paunti-unti yung kanyang deadwood. Ayan. So ito yung aking fertilizer basket. Ginagamit ko lang ay ordinaryong 14 na complete fertilizer, hindi osmocote. Tapos reversan. Ngayon paglaki ng ugat niya sa ilalim, ililipat natin to sa bato. Iaangat natin to. Pag angat nito, syempre mas maganda na siya tingnan kasi may ugat. So kasi sa bonsai guys, ang pinakamagandang tingnan sa bonsai is yung nibari, yung ugat. Ganyan talaga, mula sa nibari papunta sa trunk, papunta sa tuluyan. Ayan, kanyang apex, kaya yung kapal ng kanyang mga dahon, yun ang bumubuo ng bonsai, yung kanyang balance ng bonsai. Kahit gaano pa kaganda yung kanyang katawan dito, pero kasi yung sinasabi ko is for competition lang yung bonsai rolls ba. Dapat nakalabas yung ibari. Ganyan naman talaga sa bonsai competition. Pero kung nagtatanim lang kayo ng kagustuhan nyo lang o yung hobby lang, kahit anong gusto ninyong gawin, pwede. Pero mas maganda pag nakalabas yung ibari. Kaya ito, pag laki na nitong ugat, is medyo kumapit na tong tatlong fuse natin. Naka-fuse na yung tatlo ito. Pati itong pinakamabagal na tumubo, is atin na siyang iaangat. At kung nakita na natin yung ugat na kumapit na, so iaangat na naman natin siya. Lipat na naman, mga isang taon pa siguro. Lipat natin siya sa bato. Nakapato, mas gusto ko yung nakapatong sa bato. Kasi yun din yung abundant na material meron kami dito. So I'm using locally sourced materials. Hindi ako bumibili. So bato, papakapitin ko sa bato. Pero for the meantime, dito muna siya. Kasi mas maganda ang baliti sa bato. So mayroon pa ba akong walang nasabi? So yung kung gusto nyo ng bigla ang laki, meron kayong mga dead na mga materials na maganda ang katawan, gaya nito. Naka-taper na siya. Saka sumasayaw din yung katawan niya. Sa deadwood effect din siya. May mga butas-butas. Pero sa katagalan nito is babalutin to ng ugat. So kung meron kayong ganito, ang gawin nyo is gawin yung tanope. Kahit ano, pwede argaw. Sa akin guys, hindi ako magsasalita na wala akong materials. Kasi ang ginagawa ko is locally sourced. Gaya nito is kinant ko dito lang sa amin. Ito dito din sa amin. Itong river sand dito din sa amin. Para mas madali. Huwag natin pahirapan sarili natin na kumuha ng mga materials na malayo sa atin kasi tayo din mahihirapan. Para sa akin ha. Pero kung gusto nyong mag-order na mag-order, okay lang din. Sa inyo naman yan. So para sa akin, mas maganda yung local resource kasi mas madali, hindi ka mahihirapan. At the same time, mag-i-enjoy ka sa paggagawa ng materials. Kaya. So, actually satisfied ako sa movement ng kanyang growth ng kanyang
overall growth ng aking red balitis. Kasi kumakapal siya. Saka maganda pag fuse kasi mas mabilis at parang mas makapal na siya bigla kasi nga pinuse mo yung tatlo. Ayan na siya. Ano po bang hindi ko nasabi? Yun nga, kung meron kayong patay na materials, gawin nyo is gawin yung tanuki. Ayan. Gawin yung tanuki para magamit nyo yung mga patay na materials. So yun lang. Ano pa ba? So yun lang yata. Wala na akong ibang topic dito. Yun lang. Inaalagaan ko. Daily tubig-tubig. Abono monthly. Para safe. Para di ma-overdose. Kung ma-over-fertilize yung tanim. Kasi mamamatay. So, ayan na. Ayan na yung ating tanuki. Tanuki bonsai. Na red baliti. So, nagustuhan yung ating video guys. Paki-like, comment, share, subscribe. Pinutin mo mahiwagang bell. Para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Please click the notification bell. Para updated po kayo. At kung gusto nyo tayong dumami, paki-share na din po. So, ito yung second branch natin ha. Yung baka sabihin nyo ito lang. Maganda yung tatlo para so, basta para balance. Malaki na siya. Satisfied ako. So, maraming salamat mga ka-Eric TV.